Wow, Wanda! Hindi wow! Good morning, morning, mga kakulits! I'm back! Last week nga, hindi ako nakapag-upload ng mga videos dahil may pinagdadaanan akong anxiety. Birang-bira ko nga lang siya maramdaman pero ngayon tumagal siya ng 3 days. At that time naman, medyo okay-okay na ako at mas pinili kong mag-ayos at gumawa ng content. At yan nga mga mare, nakita nyo naman kung gaano pakalaki ang tummy ko dahil nahirapan talaga ako magpaliit dahil CS ako sa dalawang anak ko. At isa nga rin sa dahilan yung pagtaba ko kaya nagkakaroon ako ng anxiety. Tapos si naman, panisowi na tantrums halos everyday. Grabe talaga pag kinamaan ka ng anxiety dahil wala ka talaga kagana-gana kumilos tapos ang lakas mo pa kumain. Nag-research nga ako at isa lang naman yung sa symptoms ng anxiety. Tapos ayun pa yung time na malala ka mag-overthink tapos kung ano pa marinig mo parang big deal na sa'yo. Ayan nga mga moms, na-share ko nga lang sa inyo. Kung sakaling mapagdaanan nyo siya, ito lang yung mga tips na dapat nyong gawin. Una, umiwas ako sa social media. Pero humahawak pa rin ako ng cellphone para mag-capture ng mga moment ni Zoe. And ina-upload ko para lang kahit papano ma-maintain natin ang engagement ng ating page. At teka lang mga mare, ito nga palang corset na suot ko is from Corset IG. Na perfect talaga sa mga CS ma'am, sa mga bagong panganak, at saka sa malalaki ang tummy. At ang perfect nga ng steel bone nito mga mare dahil kaya niya protektahan yung mga bones mo at kaya niyang ibalik ang inyong alindog, lalo na yung shape ng inyong body. At ang lakas nga niya makapag-burn ng pads. So alam niya na, Corset IG lang yan. At number 2 na ginawa ko, umiwas muna ako sa mga tao sa paligid ko dahil ayoko talaga nakakarinig ng kung ano. Dahil isa rin yun sa magpapadagdag ng inyong anxiety. At baka mamaya may pinagdadaanan din siya at parehas na kayong sumabog. So mas lalala kaya umiwas ka na lang. So thankful naman ako sa mga kasama ko dito sa bahay dahil naunawaan nila ako. Thank you. At for the freeze tayo, meron na naman tayong na-checkout dito na automatic curling iron na may kasama ng suklay at dalawang clips. And for the socket nga lang siya for 220 volts. At sinekout nga natin to para matry naman natin magkulot kapag may mga errands tayo sa labas. At ito nga ang button sa baba, on and off switch, and i-hold mo nga lang siya para mag-blink na kulay blue and off. Open na siya. Then i-click mo lang yung second button para sa heat na gusto mo. At sa taas makikita mo yung arrow left, arrow right para sa rotating ng iron na gusto mo. At friendly reminder lang na kailangan suklayan mo yung hanggang tip ng buhok mo para hindi siya magkabuhol-buhol. At number 3 tips, kumain ng tama. Kasi ako, kumakain ako ng kung ano-ano kahit busog pa. Ganun. At ang pinagkikrave ko pa that time ay puro matatamis at maalat. Napaka-unhealthy. Kaya feeling ko one of the cause din yun ng anxiety ko. At number 4, ginawa ko is natulog ako ng tama, hindi ako nagpupuyat, at nagna-nap time ako ng afternoon. Kasi ang laking bagay sa atin ang pagtulog mga moms. Wag lang sa sobra, wag lang din kulang. At ito namang number 5 ang hindi natin may iwasan ay yung pag-iingay ng ating mga kakulits. Kaya kesa pagalitan ko sila o suwayin, eh kumalma na lang ako. At si Zoe naman, sinabayan niya pa ako ng pagtatantrums halos everyday. Kaya ang ginawa ko naman sa kanya, eh nakit ko siya dito sa kwarto at dito lang kami maghapon hanggang kumalma siya. Habang umiiyak naman siya at nagwawala, kinakausap ko siya para malaman ko kung ano yung gusto niya. Pero hindi ko sinusunod yun mga moms dahil gusto ko ako pa rin yung sundin niya. Dahil malamang pag sinunod ko yung gusto niya, malamang mauulit at mauulit lang. Kaya minsan hinahayaan ko na lang siya kumalma dahil minsan kulang lang din sa tulog yung mga bata kaya nagtatantrums o kaya gutom. At number 6 nga mga mare, take a deep breath. Yung every hours, kailangan mong huminga ng malalim para kumalma yung puso mo at isip mo. Kasi laking tulong talaga sa atin ito na refresh niya yung iyong paghinga. At number 7, keep hydrated. Lagi kang uminom 8 glasses water a day. Kasi pag kulang ka sa tubig, lagi mong mararamdaman na constipated ka. At number 9, tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Pasalamatan mo yung sarili mo. Be proud to yourself. Kasi lahat ng ginagawa mo, hard work mo, will pay off on the right time. At unang-unang mahalin mo yung sarili mo dahil wala ka namang ibang kalaban kundi yung sarili mo. At number 10, pray to God. Kausapin mo lang si God every time kahit anong ginagawa mo. Kasi kahit wala kang marinig na sagot, mabilis ka mag-heal kapag si Lord yung kausap mo. At totoo yan mga moms, marami pang blessings na ibibigay sa iyo si Lord. So ayun lang ang aking 10 tips, sana may natutunan kayo. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!